Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? At welcome back na naman sa akin channel. Ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag-wiring. Okay, sa tutorial na ito mga katropa, magpo-pullweb tayo ng Fury 125. Napakasimpleng i-pullweb lang ito mga katropa at napakadali lang. Okay, sana masundan nyo mga katropa, magamit nyo sa hanap buhay o may apply nyo sa personal yung motor. Okay, tara, pullweb natin to. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga katropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga ludes, mga katropa, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-pullweb ng Fury 125. Okay, kasi ipupulib natin siya para iwas lobat. Naka-LED siya at balak niya magkabit ng accessories. Tapos, tatlo o dalawang beses na siyang nagpapalit ng battery na hindi tumatagal. Nang 3 months lang palit na agad siya. So, ang solusyon, ipupulib natin. Okay, tanggalin natin muna yung kanyang kaha. Okay, so tanggalin muna natin. Okay, so mahirap tanggalin yung kaha niya mga ludes, mga tropa, kasi ito, hindi matanggal. Kaya yan, pero pipilitin natin i-pullweb yan para ipakita ko sa inyo kung paano mag-pullweb ng Fury. Yan, hindi rin matanggal to, kalawang na rin. So, ayan yung kanyang charger, regulator, madudukot naman natin. So, tanggalin muna natin to. Ito na yung kanyang stator mga katropa. So, ipupulib natin to yung stator. Tanggalin natin yan, okay? Tanggalin natin yung mga tornilyo. So, ito na mga katropa. Yung kanyang stator. Yan. Iyan muna natin. Okay. Tanggalin muna natin itong plastic mga katropa. Malutong to. So, okay lang kaya tanggalin nyo yan. So, supportahan na lang natin ng tali yan o strap. Walang problema. Tanggalin nyo na yan. So, ipaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga wire dito. So, yun lang. So, sa pagpupulweb ng Fury, mga katropa, ayan, ito yung mga kulay niya. Meron tayong white wire at meron tayong yellow wire. Yung white wire, hindi na natin gagalawin yan. Ang gagalawin na natin, ito. Ito lang gagalawin. Yellow wire lang. Okay? So, sa likod ng yellow wire, titignan natin. Yan, tagilid natin. Sa likod ng yellow wire, sa ilang. Yan. Ito. Sa likod ng yellow wire, mga katropa, may makikita kayong dalawang magnetic coil. Yan. Dalawang magnetic coil magkatabi. So, automatic yan. Pag may dalawang magnetic coil, ayan yung yellow wire. Automatic na yan. Yan. Ayan yung yellow wire. Okay? Ayan lang yung tatanggalin natin. So, yung white wire, hindi nyo nagagalawin yun. Yung puti. Huwag nyo nang galawin yun. Steady na yun. Ang gagalawin lang natin ay yung ground tsaka yung yellow wire. Okay? So, tanggalin muna natin yung yellow wire mga katropa. So, ayan. Ayan na yung ating yellow wire. Tinanggalan natin. Oops, kumapit yung stator. Ayan. So, ito yung yellow wire mga katropa na tinanggal natin. Ayan. Ito lang yung tatanggalin natin. Okay? Hindi na yung white wire. Huwag yun ang galawin yung white wire. Next natin mga katropa, yung ground. So, paano natin malalaman yung ground? Kung ano yung ground? So, ganito. Pag may nakita yung plate na ganyan, yung bakal na plate, automatic yung tabi niyan ay ground. Sa likod ng ground, ng magnetic coil, wala siyang wire. Yan. Ibig sabihin, ayun yung ground. Yan. Walang wire sa likod niya. So, baka magkamali kayo, maputulin yung white wire kasi magkatabi sila ng ground.
So ayan, ito yung white wire. Ito yung magnetic coil niya. Ayan. Sa likod, andyan yung white wire. Okay? Pero dito yung ground, itong may plate. Ayan, ayan. Sa likod niyan, walang wire. Okay? So ayan yung tatanggalin natin. Ibig sabihin, siya yung ground kasi wala siyang wire sa likod. Okay? Tanggalin muna natin siya. Gamit yung blade cutter, tanggalin natin. Ingat lang kayo mga katropa, baka mapukpuk nyo masyado. Masugatan yung ibang magnetic coil. So ayan, tinanggalan natin. Ito na yung ground na tinanggal natin to. Yan. So hatakin nyo yan, medyo mahaba yan. Hatakin nyo, itabi nyo doon sa yellow wire na tinanggal natin. Pag itabi, ilapit nyo. Ayan, mahaba yung wire nito eh. Tapos yung yellow wire, yan, pagsamain natin silang dalawa. Okay, tinanggal natin yung yellow wire, tinanggal natin yung ground, pagsamahin natin silang dalawa, okay? So yan, i-ano muna natin. Mahaba kasi masyado eh. Isukat muna natin. Yan, tapos putulin natin yung sobra. Tapos, kailangan nating kiskisan to, palabasin natin yung tanso niya kasi naka-coated siya ng varnish. Yan, kiskisan nyo lang yan. Yan. Kasi merong ano yun eh, merong coated ng varnish yan. Yan. Tapos, hinangan na natin. Hinangan natin. Dapat yung panghinang nyo, nakasaksak na kanina pa para mainit na mainit at kumapit dyan sa bakal ng terminal. Okay? Hinangan muna natin mga katropa para magkumapit silang dalawa. Okay, ito na yung nahinang natin mga katropa. Ayan. Tapos, huwag nyo, kahit di nyo nabalutan ng electrical tape yan mga katropa, okay lang kahit naka-expose siya, okay lang. Tapos, lagyan natin ng strap para hindi siya kumalog o gumalaw para hindi maipit na magneto. Pero, huwag nyo gaanong higpitan para hindi siya tumukod doon sa magnetic coil. Okay? Tapos, bago natin isauli yung stator, tanggalin muna natin itong dalawang wire dito sa socket. Yung yellow wire tsaka white wire. Tanggalin muna natin yan. Kasi kaya natin tatanggalin, irerekta natin to sa 5 wires natin dun sa full wave charger. Yan. Tapos pwede na nating ibalik isauli sa motor. Okay? Isauli muna natin. So ito na mga katropa, naisauli ko na. At andito yung dalawang wire na tinanggal natin, yung yellow tsaka white wire. Ayan. Ito. Yung yellow tsaka white wire mga katropa, lalagyan natin ng wire. Dudugtungan natin ng wire yan. Kahit anong wire na gagamitin nyo, walang problema. Ang importante, dugtungan natin silang dalawa at ilapit natin dito sa charger dito. Yan. Ilapit nyo sa dyan para dyan natin iwawiring yung 5 wires charger natin. Okay? Dugtungan ko muna mga katropa. So ito na yung dinugtong natin mga katropa, yung dalawang yellow tsaka white wire na tinanggal natin. Ayan, nakita nyo, ito siya. So walang problema kahit saan yung yellow dyan, kahit saan yung white. Importante, silang dalawa dugtungan mo. Tapos ilagay na natin itong 5 wires natin, yung full wave charger natin. Okay, so simulan na natin maglagay ng charger mga katropa. So ayan, unahin muna natin tong pink tsaka yellow wire. Yung pink tsaka yellow wire mga katropa, doon natin ilalagay sa tinanggal nating wire sa stator. Ito, yung dalawang to. Kahit saan dyan mga katropa, walang problema. Importante, yung pink tsaka yellow wire ilagay nyo dyan. Kahit magbaliktaran yan, kung saan man tumapat yung pink o yellow, walang problema. Basta ilagay nyo yan, yung pink tsaka yellow dyan. Okay? So ilagay muna natin mga katropa. Yan, ito na yung ating pink tsaka yellow. So next natin dito sa dating charger, tanggalin natin. Tapos tanggalin ko muna yung mga balat nito para makita nyo yung sa loob nya. Okay,
Yan. Medyo malikabok na. Next natin yung green wire ng charger, mga katropa. Yung green wire ng charger, dito natin ilalagay sa black na mayroong lining na yellow. Okay? So kita pa naman, nakikita nyo? Yan, diyan nyo ilalagay yung green wire ng charger sa black na mayroong lining na yellow. Okay, next natin mga katropa, yung red wire ng charger. Yung red wire ng charger, dito nyo ilalagay sa white wire ng motor. Yan, ayan yung papuntang battery. Okay, red wire to white wire. Okay, ayan na yung ating white wire. Next natin mga katropa, itong black wire ng charger. Yung black wire ng charger mga katropa, pagsamahin natin sila nung yellow wire dito ng motor. Okay, black wire ng charger at yellow wire ng motor, pagsamahin natin. Okay, ang purpose natin kasi, lalagyan natin ng extrang wire yan kasi ang purpose natin, ilalagay natin siya doon sa susian o sa brown na wire. So kung saan galing battery, pag sinusi mo, mapapasukan ng positive yung brown wire. Doon natin ilalagay itong pinagsamang yellow wire tsaka black wire. Para mapasukan ng positive yung yellow wire, maging battery operated yung headlight mo, at mapasukan ng positive yung black wire ng charger, para naman makontrol niya yung voltahe ng motor, hindi siya mag-overcharge. So ayun yung purpose natin, ba't natin pinagsama yung yellow tsaka black wire. Tapos lagyan natin ng extra wire mga katropa. Okay, dito sa flasher natin ilalagay mga katropa yung dinugtong natin na wire. So sa flasher merong orange at merong brown wire. Dito natin ilalagay sa brown wire yung dinugtong natin na wire dun sa yellow tsaka black ng charger. Okay, para mapasukan siya ng positive. So ito na yung ating ginawa. Dinugtong natin sa brown wire. Yan. Tapos balutin na natin ng electrical tape mga katropa. Ayusin na yung mga dapat ayusin. I-organize na natin. Tapos ititesting na natin kung aangat yung voltahe ng motor. So, yan lang mga katropa. Ganyan lang ang pagpupulbib ng Fury. Napakasimple lang. Sana magamit nyo sa hanap buhay. May apply nyo sa customer nyo o may apply nyo sa personal nyong motor. God bless mga katropa. Ingat. Bye-bye.